Hindi ako napapansin nung kabataan ko. So, yung pakiramdam ko na parang yung attention na binibigay doon sa kapatid mo is hindi same na attention na naibibigay sa akin. Palagi ka mali. So, pag magkakaroon kayo ng away magkakapatid, kuya mo siya, ate mo siya, siya tama. So, sabi ko, bakit? Saan ako lulugar? First year high school ako, iniwan ako ng parents ko. So, naiwan po doon kuya ko, ako, lola ko, tsaka yung mga kasambahay po namin sa bahay. At ako po mismo yung nagsabi sa parents ko na gusto kong pumunta ng Japan. Gusto kong mag-aral doon kasi gusto ko ng magandang future. Tapos nung pumunta kami dito sa Japan, parang sa bahay, ako lahat ang gumagawa. Nagugas, maglilinis ng bahay. Sanay na sanay po ako mag-trabaho. So, nung nag-aaral ka? Tapos nung senior high school, meron akong binabantay na sasabihin, papatayin ka. Tapos yung yosi po, kasi yung mga kaklase ko ng yosi, binabato po nila ako ng yosi. Naglalakad, natatakot talaga ako isang pumasok. Hindi ko siya nasabi sa parents ko na parang ayaw ko na, gusto ko sumuko kasi sa family namin, kailangan maging strong ka. Pag magkakaroon kayo ng away magkakapatid, kuya mo siya, ate mo siya, siya tama. Pag bunso naman kaaway mo, siya yung bunso. Siya yung tama. So sabi ko, saan ako lulugar? So wala ko kaibigan. Siyempre, hindi ka marunong Japanese tapos Filipino ka. Nung nakagraduate na ako ng junior high school, nagtrabaho po ko agad. Fast food. Kung may McDonald's po dito po, Loteria Burger po. So kumikita na po ko at age of 16. Yung baon ko, hindi na ako nanginis sa parents ko, yung mga damit ko, ako na po bumibili. So parang na-influensa, hindi na po. So, yung mga Pilipino, di ba, kailangan naka-branded ka. So, doon, parang yung status symbol mo ng yung tumatawa, kailangan may ganyan din ako para tanggap nila ako. Kaya yung new reason, siguro kaya ako bumibili ng mga branded, ng, ano, para magkaroon ka ng kaibigan, para matanggap ka sa society. After a month, tumawag po yung Northwest sa akin, may open kami ngayon, ground staff, sa airport. Eh, yun yung pangarap ko. So, nung nagkaroon ako ng trabaho, afford ko nang bumili ng ano. So, nag-start na ako ng isang Prada. Yan, isang bag Prada. Pumunta na po ako sa club. So, mag-isa lang ako. Syempre, wala naman akong kaibigan na buding na sasama sa akin. Doon ako nag-start. So, ang saya niya. Ginagawa ko, umiinom po ako. Umaga hanggang gabi. Natutunan rin po ako mag-yosi. Tapos level up ka. Syempre, mga nagkaroon ka ng mga kaibigan na mayayaman. So, nalaman mo na yung Gucci. Pinabili ko na agad ng mga kung ano-ano. Hermes, Burberry. Ubus po yung sweldo ko. Then, pumunta ako ng sales. So, yung pamimigay ng flyers, hindi ko naman po kasi ginagawa yung before. Pinaninligan ko siya. So, namigay, trinay ko, nantrinay ko. Then, syempre, bata ka, hindi mo alam ko, eh, malaki po talaga kinikita ko, mister. Malaki naman po talaga. Magkano sweldo mo? May commission ka pa, may budget ka pa. Na-mismanage ko siya. Hindi ko na siya tinitingnan kung magkano yung pumapasok. Basta pag may pera doon, ang gagawin ko, kakain ako. Tapos, nagkaklubbing pa din ako. Namimila ko ng mga mamahalin. Hanggang sa dumating yung time na nawalan ako ng pera. Kaya po, may time na sinabi ko, sige, mag-quit na lang ako. Wala na akong mukhang iaharap pa na ano yung next kong trabaho. Sabi ko, kahit mag-janitor ako, okay lang. Wala nang problema sa akin. Basta kailangan lang, hindi ako mangungutang. Tapos yun, hindi such time na yung Freedom Fighter Training na yun, yun po talaga yung nag-boom sa akin. So, thank you very much po talaga sa Freedom Fighter Training yan. Kasi ang daming sinabi ni Sir Terence doon na tumatama sa akin na gusto ko na po talaga umalis during that training. Kung mapapasayo talaga, todo-todo iya ko yung tanggalin yung poison. Kasi nandun yung galit mo eh. May mga galit ka sa tao, gusto mo maghiganti. May mga nag-apisay, gusto mong balikan. Ngayon, buong-buo ako, sobrang siguro napapasino po, iba na ako magsalita ngayon. Talagang lots of energy. After ng Freedom Training, pumunta po ako agad ng Japan. Nagbenta po ako agad. Then, February, 53 million po agad. Eh, hindi naman po ako nakaka 53 million before. Then, after 53, 60, naging 100 million na po. Yung nagkikip po sa akin ngayon mag-push forward is gusto kong mag-create a story. Sina Miss Dead, sina Sir Terence, kahit ang layo-layo na nating sobrang humble. Eh, ako maliit-liit lang na narating ka noong yabang-yabang ko noon. I know that. Ngayon, hindi ko iniisip na mag-impress. Inisip ko ngayon, tumulong. Na lahat ng tao, pagtatila, ah, si Jay, gusto ko yan. Kasi may natulong yan sa akin. Iba yung pakiramdam niya.
ngayon po lahat naging magaano. Stable na kasi talaga. Tapos may investments ka. Meron kang insurance. Na parang okay na yung money. Then next, may team ka. Tapos yung team mo, family kayo. Mahal ka. So yung mga before na love na hinahanap ko at attention, ngayon, napupunan siya. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko dito sa ibang bansa is mahalin nila yung oras nila. Kasi yung oras na yun, hindi na siya maibabalik. Tapos, kahit gano'ng kalayo yung mararating mo, stay humble. Napakaganda ng story ang ating natunghayan ng isang Japinoy na kilala sa pangalan Jay Gagarin. Lahat ng pagsubok ay dinanas niya bilang isang estranghero dito sa Japan. Ngunit, hinarap niya ito bilang isang Pinoy at ngayon isang tagumpay na siya dito sa Japan. Ang maganda pa dito, ginawa niya lahat na tinuturo ng Fridge Mentor. Noong una, nagdagdag siya ng income. Nag-sideline, pumasok sa real estate. Tapos, and next, binawasan niya yung gastos niya. Dati sa gastos ng gastos, puro branded. Ngayon, hindi na. And ang maganda dito, kumikita na yung mga investment niya. Free, rich, and never have to work abroad again na siya. At muli po, ito ang inyong Fridge Mentor, Tetko Jamatlim. I'm Terrence Ray Lim. Laging lumalaban para sa mga OFW sa buong mundo. At ang sigaw na revolusyon dito sa Japan, Laban OFW!